Okay, guys. Hello, guys. Tuturuan. So, tuturuan akong mag kumuha ng ano, no? Kasi newborn. Oh, ng newborn. Hello, guys. So, welcome to our channel. Welcome to our vlog. And, yeah. May iba naman. Nandito kami ngayon sa labas, no? Sa tapat na. Dito lang sa tapat. Ayun lang yung ano namin, no? Doon na yung bahay. So... Hi, guys! So, yeah. Papakita lang natin yung ano nila. Ay, yung ano nila. After three, ano? 3 months? Hindi naman. After two and a half months, no? 2 months, nakalabas si Rain. So, tawid muna tayo, no? Medyo malakas po yung hangin, tsaka medyo malamig. Huwag minor to. Ha? Ewan ko marami hong ganun dito, no? Hindi lang ho sa Pilipinas, no? Marami rin dito mga nagdo-drive, pero hindi nagme-minor kahit sa pedestrian, ano. Yan, no? Kita nyo yun, di ba? Ganun din, no? So, may mga similarities na lahat. Nandito lang kami, malapit lang sa amin. Yung wala masyadong tao. Wala talagang tao. School to eh. School tong pinunta namin. And yun. So, para maiba naman, lakad-lakad. Para mag, naman yung bata. Para magpahangin. Wala kasi siya yun eh. Sabi mo, nag-ano siya eh, na parang ayaw niya nang lumabas. Oh, parang ayaw niya nang lumabas. Sabi niya, ano, there's a lot of bacteria outside. I don't like to go outside. Ngayon naman, nilabas namin, I like the place, sabi niya. I like the bacteria. Na natuwa siya eh, nakalabas siya ulit eh. So, love niya na raw yung bacteria. Kasi ako eh. Yeah. That's a big black school. Doon tayo sa likod. You will study here soon. Yeah, doon tayo sa likod. Walang katao-tao, guys. Dati ang daming nag-ano dito, nagfo-football. Diyan, tapos ang daming nakapark dito. Daming students. Daddy, pwede pala ako dito. Pwede dito. Wow, may pool sila, oh. Common ano to eh, common space to eh. Hindi yan pool, mami. Naka-cover. Ah, naka-cover nga. So, dito kami. Sa likod ng school. Yeah, random vlog lang to. Yung tipong ano lang. Makita nyo lang yung trip namin. Nasa labas kami. Nasa labas kami ngayon, mga guys. So, ganun din dito sa Canada. Parang quarantine siya pero parang naka-lockdown din. Shutdown mga trabaho. Ako parang 3 weeks to 4 weeks na ako walang trabaho. Yung iba tinatawagan na sa trabaho pabalik pero ako pero walang problem. Hindi pa naman. So, dito sa Canada may allowance pero may limit din. May limit din. Siyempre calculated nila yan eh. Kaya unti-unti gradually na kami bumabalik sa trabaho. Kasi yung support namin malapit na matapos. So slowly, gradually ginagawa nila ng may strong plan si Trudeau para makabalik lahat ng safe sa trabaho. Pero syempre hindi ko pa rin feel yung safe yung safety, di ba? Ito yung school ngayon. Makita nyo yung school, oh. Walang katao-tao. Pero yan na, spring na nagkakaroon. Spring na. Yun lang ano, positive dito. Nagkakaroon na ng mga dahon. Tsaka dito naman kasi ano yun eh, sabihin natin sa 100% meron mga 9% sa buong ano lang, sa Quebec na lang. Dito sa Montreal, pinag-i-stay namin. Sabihin natin may sa 100% may 9-7% na mga matitigas ulo na hindi nagire-respect ng social distancing. Dito pag nagkasalubong talagang nag-iiwasan. Yun, sad reality, di ba? Dati, ngingiti kayo. Babatian. Ngayon, wala na. Hindi kayo makatingin sa isa't isa kasi natatakot kayo eh. Tulad yan, di ba? Makakasalubong ka ng ganito. Nakakatakot, di ba? Ako? Oo, di ba? Nakamas. Makasalubong ka ng nakamas, di ba? Hindi mo alam eh. Say hi! Hi, guys! Hi, guys! Hey guys, welcome to my cooking show. Go hold. Hold me. Okay, nahanap ni Rain yung bahay namin, no? Kasi tinuro na namin lahat ng numbers ng bahay, lahat
para, di ba? Pag naligaw siya, alam niya na yung number pag tanda niya, pag lumaki-laki na siya. Start them young. Hey guys, hello guys. Tuturuan. So tuturuan akong mag kumuha ng ano ng newborn kasi nung pinanganak si Rain, wala ako no, nandito ako sa Canada, si Trixie, tsaka si Rain nandun sa Pilipinas. So hindi ako marunong mag ever since sa lahat ng pamangking ko, sa lahat ng baby na nasa family namin. Hindi ako marunong. Natatakot ako kasi may bad experience ako kay Rayward nun eh, sa kapatid ko eh. Pagkuha ko, ito na lang kunyari. Pagkuha ko kay Rayward, gumanon yung ulo. So parang yun. Lahat ng tao nagganunan. Hi! Di ba? Nakakatakot yung gano'n. So ngayon, tutuwa na ako ni Trixie kung paano. Medyo boosted na yung ano ko. Mas matapang na ako ngayon. So, okay. Yan. Tsaka anak ko itong sarili. Kaya, di ba? Masyado ka malaki itong bear eh. Okay. So medyo start na natin. Paano ba? So bigay ko to sa'yo. Titingnan niya muna. Wala pang tinuturo si Trixie. Ako muna to. Hindi, ready mo lang siya. Ako na magkaganyan sa'yo. Mag-move ka na naman. Yan. Ulo tsaka likod. Oh, pero ako yung nagbigay sa'yo. E paano pag ikaw magbibigay sa'kin? Iba yun, syempre, Barry. Paano pag ikaw magbibigay sa'kin? Mami! Ano ba naman? Paano pag ako magbibigay? Ano, punta ka din, no? Kaya ganun yung ulo. Siyempre, yung likod, nakikita ko to. Nakikita ko to sa, ano? Ayusin natin si baby. Nakikita ko yun. Mami! Ayan, di ba? Tama? Pagpaharap. Pagpaharap. Ganyan lang. So, ganyan. Ano, hindi maakapin. Basta, salo mo lang yung ulo and likod. Pati yung dito sa may pet. Oh, syempre, akapin. Hindi, ganito. Yung ibig ko sabihin. Ganyan, yung pagka. Okay, yung nakaharap doon. Pag yung, kunyari, papaupuin mo. Hindi papaupuin, parang gusto niya lang nakaharap. Oo, nakaharap. Para hindi siya ganun-ganun sa balikat, di ba? Hindi, okay. Hindi mo siya gumagawa newborn naman siya. Oo nga pala. Sigma mga katawan niya eh, so hindi mo, I mean... Kasi ito, walang weight. Ang mahirap lang dito, ayaw niyang lumapat kasi wala siyang weight. Pag ibababa ako, ganito ako sa kanila. Ayan, mahawak ako dyan. No! Ganun. Tama. Oh, si Rain naman. Si Rain daw, excuse, Lens. Paano kay baby sister? Are you going to handle, are you going to carry Renee? No, I have a Victor. Gusto niya i-hug. Ito, ibaba ang baby. Yan. Baba mo pa. Yan. Baby panda. So yun oh. Kanina hindi ko na video no, nag-iisip kami kung ano yung pamamalengke namin ng 2 weeks. Ang ginagawa ko para ma-share ko lang sa inyo, nilalagay ko siya sa notepad. Tapos meron sa baba, ayan yung mga menu, nandyan lahat. Ayan, menu yan ng pagkain yan.
Tapos on top of the yung mga kailangan kung saan yung tindahan. Ito tindahan to, ito may ibang tindahan, ito bukod yung ibang tindahan. Tapos ito lahat ito, ito yan, yan. Nakikita nyo, ito ano yan. Yan yung mga condiment. Lahat ng kailangan namin nandiyan na. Tapos lahat ng ulam na bago for 2 weeks ito. 14 ulam yan. Tapos ito yung week 1 and week 2 ng mga ulam pa namin na natitira. Maya-maya lang ipiprint ko lahat to. Ito, ipiprint ko lahat diyan. Kasi ayoko nang ilabas yung telepono sa market. Eh, so meron kaming wifi tagon wifi printer. Ipiprint ko siya maya-maya. Sana nabigyan ko kayo ng idea no sa safe para maka yung safety niyo sa Shopee. Just lower your voice. Say hi to them. Hi guys. So para safe kayo mag-shop no. Sana yung tip ko ayan oh. Tapos meron kaming menu, siguro ang dami nito. Ulam ideas yung title nito eh. So from adobo to kare-kare to beef broccoli to pochero, asado, sinan tumas, lahat nandito na. So para hindi kayo nahihirapan mag-isip, lista nyo na. Tapos, yeah, i-label nyo kung saan store. Ganun ako magplano ng ano yun, ng trip. So, yung una kong pupuntahan, yung Oriental store. Tapos sunod yung Canadian store. Sunod yung pharmacy. Ganun ko pinaplan yung trip. And kapag naglilista ako ng mga pagkain, kasi ako matagal na ako ang namamalengke talaga. As in, ako ang hands-on na namamalengke. Ever since, wala pang pandemic, no? Sa Pilipinas pa lang, ako na yung namamalengke. So, dito sa Canada, sa sobrang ako yung namamalengke lagi, kabisado ko kung saan. So, pag naglilista ako, for example, apat na aisle. Pag naglilista ako, mag-start ako dito sa aisle na to. Kabisado ko lahat. Sunod-sunod yan. As ang direction ko ganito. Kasi puro one way na ngayon, di ba, sa mga store. Ewan ko kung sa Philippines, gano'n na rin, no? Puro one way na, walang salubungan to. So, good thing na ako yung namamalengke, no, dati pa. So, kabisado ko siya. Naililista ko siya kung saan yung aisle niya, anong section niya. Tapos, alam ko kung ano yung sunod-sunod. So, yun lang. So, para sa mga daddies na nahihirapan dyan, no, na mag-shop, para hindi kayo may stress, hindi kayo kakabahan, na baka makakuha kayong virus, para mas mabilis ang trip nyo, gawin nyo yung ganito. Diba? Kahit isulat nyo, kahit wala kayong printer, isulat nyo sa papel, i-take down nyo para naka-gloves kayo habang nag-shop, dukot kayo sa bulsa, nakapapel lang kayo, diba? Hindi na kayo gumagamit ng cellphone nyo. Kung gagamit man kayo ng cellphone, kung ayaw nyo humawak ng papel, eh, sisiguraduhin nyo, i-disinfect nyo pag-uwi nyo ng bahay. And tsaka lalagay nyo siya sa ziplock yung telepono nyo. So, sana may natutunan kayo no, na tip, tips and advice for safe shopping, lalo na sa mga the chosen one ng bahay no. So yeah, so so guys, nakita nyo naman kung gaano ako ka cautious, kung gaano ka takot na takot. Nai-stress ako, anxiety attack pag namamalengke ako. Every time na bago ako umalis, day before or 2 days before ako umalis para mamalengke, parang lagi akong kinakabahan. Alam mo yun? Kaya gumawa ako ng video na ano eh, itong habol. Yun kasi ang feeling ko, tuwing lumalabas ka, parang sumasaba ka sa gera. No? Kung naisip nyo, what more, if yung mga frontliners natin dyan sa ospital, kung anong feeling nila araw-araw. Yung mga pulis, yung mga kapulisan, yung mga sundalo natin, di ba? Yung mga barangay tanod, yung mga mayor natin na humaharap kung kani-kanino. Sana respetuhin natin yung mga frontliners, no? Kung kukompare nyo lang to, yung pamamalengke ko, kinakabahan ako. Paano pa kaya yung mga nasa hospitals and nasa labas, di ba? Yung mga nag-work ngayon para sa family, di ba? Para makakain. So, yun lang. So, sana naiano ko ng tama. Sana na-i-express ko, na-i-address ko ng tama lahat. So, yun lang. Kung meron akong nakalimutan or meron kayong i-share, comment down below. Pag-usapan natin sa comment section, di ba?